We go to the utilities, then press natin yung change system date and time. Since si chairperson yung nag-input ng pin niya kanina and to authenticate yung opening ng BCM, siya rin yung magpapalit ng... Okay, for our hands-on demo, FTS process, first we retrieve the BCM box and check all the components and the peripherals needed. So, may marireceive po tayong checklist. We check it one by one. So, number one and number two is the SD card main and the SD card worm. That is already installed in the VCM. Next, we have the iButton security key or the operational iButton. So, meron tayo dalawang operational iButton intended for chairman and the EB members. We also have the modem or the security or the transmission modem. We have the SIM card allocated for the transmission. So, depende kung ano naka-allocate. Kung Globe, Smart, PLDT. So, meron po tayo yan. Tapos, we also have the plastic seal that will be used for election. So, check po natin yan. There's a corresponding number. We also have ballots for the FTS. For this purpose, meron po tayong 10 balota for FTS purposes. Next, we have the cleaning sheet. Cleaning sheet. Ito. Cleaning sheet natin. Then, we have the pins for EB. Oh, we have the EB pins intended for EB chairperson and the other EB members. We also have the checklist itself. So, ito na yon. We have the thermal paper rolls with logo na nakalagay 2022 Commission on Election. So, gagamitin natin yan. We also have marking pens for the 2022. So, ito po yung marking pen natin. So, ito yung itsura ng marking pen natin na gagamitin natin for the shading of ballots. We also have the security paper. And we also have the packing tape and the cord for the battery cable. So, yun po yung laman nung pinaka checklist ng VCM. So, after we check everything inside your VCM, so, we will retrieve the VCM itself. So, katulad nung sinabi ko kanina, yung VCM natin, meron na siyang laman na SD cards. So, we retrieve our VCM. Okay, tanggalin lang natin sa plastic. Then, we will place it. So, on the FTS itself and the election day, we will show to the public that the slots labeled A and labeled B where the main and the backup SD cards are properly sealed. So, katulad po ng sinabi natin sa mga previous training, for the FTS and the election, this will be sealed all the time. So, from the prelot, from warehouse, nakasealed na po yan. Okay, then we will place the VCM in the ballot box. Next, we will check the printer compartment if the thermal paper is properly inserted. Ito po yung tamang paglalagay ng
thermal paper. Yung may printout po, yun po yung nasa ibabaw. Then, we push it down. So, napaka-importanteng procedure nito. Kasi kapag nakalimutan po natin na yung VCM ay walang thermal paper, yung VCM natin pag pinower on nyo, automatic magsha-shutdown siya. So, this is an important procedure. After that, we will connect the battery. We get the battery cable from the VCM box. And dun sa battery, makikita natin meron tayong pinaka-sticker ng battery rito. Dun sa pinaka-left side, nandun po yung positive polarity. Meron naman siyang indicator here. Tapos, meron din siyang negative polarity. So, from the cable, meron tayong black tsaka red. Siyempre, yung red, dun sa positive. So, ilalagay natin. Then, higpitan lang natin siya. Yan. Then, we close it. Ganun din po dito sa negative polarity. So, kapag naglalagay tayo ng battery, we also suggest na kaya yung alam nyo, may kasama siyang styro. Yung styro kasi dapat doon natin pinapatong or pwedeng mga karton. Kasi kapag yung battery nakalagay lang doon sa ground, mabilis pumalo. But after that, yung pinakadulo ng connector, we will insert it dito sa pinaka left side sa likod ng VCM. Next, we get the power adapter of the VCM and we will connect it to the VCM itself. So, yung pinaka parang adapter lang siya ng laptop. So, we connect that. Tapos, uunahin nating ilagay ang connector from the VCM port. Next, we will get the adapter in the peripherals of the VCM. We will connect it dun sa power cord diretso sa electrical outlet. Pagkasaksak nyo nito, there's an indicator here, yung LED sa likod ng VCM, iilaw na siya. So, yung ibig sabihin, meron kang current, direct current from your adapter papunta dito kay VCM. So, kung okay na siya, pwede mo na siyang i-close. Next, we power on the VCM by pressing the switch beside the DC port. So, pag-press natin yung switch, yung monitor will proceed for the boot up of the VCM. Dito sa likod, may indicator yung LED niya. Dalawa na yung nakailaw. Ibig sabihin, na power button, no, na power switch na natin yung VCM. Then we close it. For the boot up of the VCM, it takes 2 to 3 minutes. Nung inorasan ko siya, it takes 2 minutes and 37 seconds to be exact. So, aantayin lang po natin siyang mag-boot up. So, for booting out, nandyan yung loading ng key ng providers, yung cryptographic service, tapos yung mga jurisdiction, niloload niya lahat. Yung kaninang sinabi natin, yung configuration. Tapos makikita rin natin yung version dito sa upper level. So, habang nagbo-boot up siya, makikita nyo dyan yung version ng VCM natin. So, nagko-compute rin siya ng hash. Diba yung hash, makikita siya sa mga reports ng VCM. So, kinocompute niya rin yung hash. For the device information, so makikita mo na rito yung ano. So, may 8 seconds siya para mo makita kung ano yung configuration ng VCM. Dito din, makikita mo na yung date. So, unang pinapacheck natin yung date and time. So, iti-check mo na kagad dito sa upper left
yung date, so date ngayon, yung oras, yung status, this is not open. Ito yung transmission niya, naka-X kasi wala tap. Ito na yung opening. I button ni chairman yung gagamitin natin. So we tap this to the I button receptacle. And it will automatically select an option for the profile to authenticate. Since ang gamit natin is yung I button ni chairperson, I button ni chairman yung gagamitin natin. So we tap this to the I button receptacle, and it will automatically select an option for the profile to authenticate. Since ang gamit natin is yung I button ni chairperson, so we choose the chairperson. Then we input the password for chairperson. If mali yung date and time, how to change that? We go to the utilities, then press natin yung change system date and time. Since si chairperson yung nag-input ng pin niya kanina and to authenticate yung opening ng BCM, siya rin yung magpapalit ng oras. So we input the pin code of the chairperson. Kung may mali, meron pong up arrow dyan to change. So ayan. To effect the change, click po natin yung change. Kung ayaw naman, click po natin yung cancel button. So since binawasan natin siya ng isang minuto, to correct, click lang natin yung change button. Then, ito po yung message. Change date time completed successfully. Then click done. Tama na po yung oras. To go back to the main menu, we click the X button. Next, after that, we go for diagnostic. So, click natin tong diagnostic. FTS tayo ah. So, for diagnostic, iti-check niya lahat ng peripherals ng VCM. So, to check the peripherals of the VCM, meron po tayong tinatawag dun sa pinakababa na run all. So, itong run all, ipipress natin yan. But before we proceed for the diagnostic, sinuggest ko na kailangan i-prepare mo na yung mga kailangan mo for the diagnostic. Ano-ano ba yon? Dapat meron ka ng I button. Hawak mo na. Dapat meron ka na ring USB modem na nandito na sa tabi mo. At the same time, meron ka na ring balota para dun sa scanner. So, ito lang po yung mga dapat na kailangan na nasa tabi mo para madali o continuous. Kasi, yung pag, ang diagnostic, ano siya, continuous operation siya, simultaneous. Kapag na-check niya na yung isang component, yung other component naman, next niyan, sunod-sunod. To be exact, unang niyang i-check speaker. Then, yung headset. After that, yung cast and return button. Then, yung Ethernet cable. Tapos, GSM transmission device. Printer diagnostic. After that, yung battery testing. Yung power cable. Then, the touch screen. And then, the scanner diagnostic. I button. Ito yung bagong tinetest na bago sa enhancement ng VCM. The USB port connector sa likod and the SD card checking. So, yun po ang kailangan natin. So, kung okay na at nasa tabi na natin yan, so, we press run all. Kaya na sinabi ko, it will check the audio diagnostic. Playing sounds. Ang sabi, do you hear the sound? Yes or no lang naman. So, narinig natin, we press yes. For next checking is the headphone. Oh, please take note
na for this election, for the 2022 NLE, hindi po tayo gagamit ng headset. Diyan sa mga BCM nyo, dun sa checklist nyo, wala po tayong headset dyan. So, paano Ruby? Wala pala tayong headset. So, ang gagawin po natin, so, pwede nating mark headphone jack as defective or pwede rin tong X natin. So, for this one, we press this X. So, ibig sabihin, hindi natin pinerform yung headset kasi nga hindi siya applicable. So, the task was completed successfully. For audio diagnostic, then we press done. Next is checking the press and the cast button. So, press daw natin tong cast. Then we press the return button. Ito na. Checking na ng Ethernet cable. Yung Ethernet cable natin is tabi ng slot. Ayan. So, ito yung Ethernet cable natin. Applicable siya dun sa may mga bigan. What if wala kayong bigan? So, kung wala kang bigan at USB modem lang yun sa'yo, we press this X button. Okay? So, ang makikita mo dyan, Ethernet diagnostic has been canceled. We press done. Next niyang iche-check, ito na, yung GSB modem transmission device. So, kinakabit yung GSB modem transmission device dito sa likod. May indicator ng USB connector. Tapos, ito po, ikakabit natin tong USB modem. So, may mahirap magkabit ng USB modem dito. So, ganyan lang ang technique. So, kapain nyo lang ng konti, tapos ipasok nyo loob. So, yan. So, iche-check ng system kung it is connected. Dapat po pala doon sa modem natin, naka-insert na yung SIM card natin para na-check niya kung connected siya sa internet. So, for this one, so, i-detect niya yung connection kung makakakonect siya. So, after that, imamark niya as magfe-fail siya. Kasi nga, wala tayong, ayan, kung makikita nyo rito, the GSM transmission device has been detected. Na-detect niya yung transmission device. Kaya lang, hindi siya na-complete. Bakit? Kasi wala ka ditong modem. Tsaka dapat, nakapag-establish siya ng connection. So, press lang natin yung done. After that, magpiprint po yan ng printer. Diagnostic. I-check niya kung yung na-print ba, same nung image na nandito sa screen natin. Kung pareha siya, katulad nung nasa sample natin, we press yes. After that, checking nung battery. So, ang sabi rito, disconnect the power cord. So, we make it sure na yung battery properly connected dito sa VCM natin kasi pinapatanggal niya tong power. So, pag tinanggal yung power, dapat hindi mamatay si VCM. Ayan. Please connect the power cord. So, ibig sabihin, gumagana yung battery natin. Ang battery would last for the entire hours of election. Next, pinapacheck yung touchscreen diagnostic. Ipapress nyo lang yung mga boto, yung mga circle na yan. Circle na yan, circle na yan, circle na yan. Screen diagnostic. After that, pinapa-insert na po tayo ng ballot. So, for the scanner. Yun. So, eto na po. Binasa na siya. Click natin yung plus sign. Kung tama ba yung balota na in-insert natin. Yan. So, we click next for the next page. Yan. Kung okay naman, click natin yung back.
Okay. Paper jam. So, sa pagbalik po yun, could not be completed. So, dapat po walang mga hindrance dito sa blocking natin. So, click lang natin yung done. So, next, ito na yung bago ngayon. It will check the I button. So, insert natin I button dito. O, mabilis lang. Diba? Parang 2 seconds. Then, it will check the USB upper port. So, yun na rin yung gamitin nyo yung modem. Reinsert lang natin. Ayun, na-detect. Remove daw. Click natin. So, click lang natin yung done. So, next, ito na yung bago ngayon. It will check the I button. So, insert natin yung I button dito. O, mabilis lang. Diba? Parang 2 seconds. Then, it will check. So, yun na rin yung gamitin nyo yung modem. Reinsert lang natin. Ayun, na-detect. Remove daw sa upper port. Then, sa baba naman. Remove from the lower port. Okay. Then, it will check the SD card. Both slot po yung chinecheck niyan. A and B slot. And it will generate the diagnostic report. For this test, since ang in-skip natin is the Ethernet and the audio, ito po yung lumabas sa report natin. So, not executed kasi yung audio natin wala. Pati yung sa Ethernet, wala naman tayong bigan, and the rest will pass. Mapapansin nyo yung transmission. Wala naman transmission sa FTS eh. So, automatic yan. Fail po yan. Okay? So, ito po yung itsura ng diagnostic intended for this clustered precinct. So, kung okay na tayo, papakita lang natin yan sa mga watcher. Tapos ito, tutupi natin at ilalagay sa envelope na allocated for diagnostic report. Then, click done. So, after nyan, click natin yung X button. After diagnostic, we go for the open voting. So, for open voting, sino mag-o-open? Si chairman. So, we tap the open voting option. So, sabi rito, input the EB chairperson. So, kailangan yung PIN ni EB chairperson. So, ito na yung bagong enhancement ni VCM. So, makikita nyo rito, EB chairperson, poll clerk, third member. For the election day, since training to, mawawala na po itong technical support. Ha? Tatlo lang po yung makikita natin. Dito na natin ilalagay o i-assign yung pangalan ng mga EB members natin. Paano gawin yun? So, for EB chairperson, click lang po natin itong assign. Tapos, lalabas yung screen na to. Parang magta-type ka. So, lagay natin yung pangalan ni chairman. So, for this one, lagay ko lang chairman. Tapos, meron lang po tayong 30 characters for this one. So, sa lahat ng names ng EB members natin, chairman mayan, poll clerk o third member, hanggang 30 characters lang po ang pwede nating input. So, we preferably input po yung first name and last name lang. Huwag nyo nasama yung middle name para at least kumasya. Kung tama po yan, click lang po natin yung assign. Okay? So, ayun na po yung pangalan ng chairman. So, paano Ruby kung mali? Na mali yung spelling. So, wala pong edit yan. Ang gagawin mo, i-re-remove mo lang siya. Do you want to remove the chairperson? Click yes. So, bubura lang siya. Assign mo na lang uli. Tapos, pakitype lang yung tamang pangalan. So, lalagay ko lang yung pangalan ng chairperson. Lagay ko po yung pangalan ko. Then, assign. Ganun din po sa poll clerk. Assign. Then, third member. Assign.
Assign. So, kung na-assign na po lahat, click lang po natin tong check button dito sa lower right ng VCM screen. So, it will generate save report and it will automatically print the initialization report. Ayan. So, makikita po natin yung initialization report. Ayan. So, nandyan yung number of registered voter. So, yung mga name ng kandidato, tapos puro zero votes po yung makikita natin dyan. Ayan. So, una niyang ipiprint is yung national position. Tapos, yung local position. At ito yung maganda sa enhancement ng BCM ngayon. Kung yung dati, nagsusulat ng pangalan yung mga teacher, ngayon hindi na. Kasi nga, nilagay na natin yung mga pangalan nila. So, dun sa thumb mark, andyan yung pangalan. Para sa poll clerk, thumb mark, yung pangalan. Yung mga watcher, syempre. Pirma at printed name. Pero for teacher, binawasan natin, nandito na po yun. So, sa lahat ng report ng VCM, mag-a-appear po itong mga names ng VCM. Andito rin yung software version, OS version ng VCM natin, together with the system hash and the report hash. So, kung may mag-contest, pwede nilang i-check to sa website. Nakapost naman po yung hash natin to validate. So, we clear this report, papasign. Tapos, we will keep it to the envelope intended for the initialization report. Okay? Then, sabi po rito sa BCM, open polls completed successfully. So, the device state has been updated. So, kanina not open. So, dapat pag-clinic natin yun doon, ano nakita natin? Open na siya. Kaya lang, hindi pa siya pwedeng mag-accept ng ballot. Bakit? Kasi kailangan pa natin i-hit ang go to voting. So, yung go to voting, yun yung indicator na pwede ka nang magsalang ng balota. So, magpiprint yan ng status report. O, andun ulit yung pangalan ng mga EB. So, for status report, ayan yung sinasabi ko, nandyan yung province, municipality, barangay, school, tsaka makikita mo yung status, open, number of registered voter. Ito yung importante, ballot cast, zero. So, kapag namatay si VCM mo, automatic yan, magpiprint yan ng, ay, pag clinic mo yung go to voting, magpiprint uli yan ng status report. Kung 20 na yung ballot cast mo, 20 yung mag-a-appear dyan. Okay, we detach this, papapirmahan uli, and we keep it to the envelope intended for the status report. Okay, has been enabled, click natin yung done. We go to the voting process. Ito na, to get the started official event, insert one ballot at a time in any orientation in the scanner slot. So for the voting process, so, meron po tayong 10 balota for FTS. So, ang gagawin natin, sasabihan natin yung mga teacher natin na tawagin yung mga watcher para sila yung bumoto doon. We make it sure na sasabihin natin sa kanila na sundan yung instruction to voting na properly shaded yung mga ovals o yung mga circles, tsaka butuhan lang ng tama yung indicated doon. Kung vote for 1 yan, vote for 1. Kung vote for 12, vote for 12. Parang ganon. Okay? Pero kung wala namang watcher doon, pwede na yung teacher na mag-vote doon sa ballot ng FTS. So, kung okay na at tapos na po yung pag-shade ng mga ballot, that is the time na pwede na tayong mag-cast ng ballot sa BCM.
So, your ballot is being processed. Wait lang natin. Your vote is being cast. Please wait. And it will print a copy of your vote or yung BBPAT. So, your BBPAT. So, meron siyang QR code sa kalaman ng lahat ng bumoto. Binoto mo. And it will be detached from the printer compartment. Meron pong envelope or box allocated for the BBPAT itself. So, ilalagay po nung botante dun sa envelope and yung box, yung BBPAT natin. At mapapansin natin dito, yung ballot cast natin, nadagdagan na. Naging 1 na siya. So, kung 10 balota po for FTS, 10 balota rin yung makikita natin dito. Gusto ko lang rin i-emphasize na pwede nyo ma-encounter dun sa loading yung misread. So, pwedeng ibalik yung balota. So, anong gagawin nyo? So, kung mapapansin nyo yung sinabi ko before sa intro natin, meron kayong makikitang malaking o makapal na parang timing marks dito sa bawat kanto ng VCM. 3 yan eh. So, ang tawag dyan, di ba? Fiducial markings. Itong fiducial markings, ito yung mag-i-indicate kung paano i-interpret ni VCM yung balota. Kung paano ba siya fined. Kung paganito po ba, paganito, inverted, o paganon. Kung meron kayong ma-encounter na misread, meron pong 4 different orientation na pwedeng ipasok yung balota natin. Kung dun sa 4 attempts, misread, parang misread pa rin, that is the time na kukunin ng chairperson yung balota, imamark niya itong balota na to na misread at ilalagay niya sa minutes of final testing and sealing tsaka sa minutes of voting niya. So, hindi na po yun babasahin. So, bakit ba nag-misread? Pwedeng tamaan yung mga timing marks, pwedeng tamaan yung QR code or yung UV ink natin, yun yung mga cost nun. So, lagi natin sinasabi na ingatan yung balota kasi isa lang yan allocated for the voter. So, yun po yung importanteng malaman natin sa balota. After ma-fed yung 10 ballots, we now go for the close voting. But before we do that, we make it sure that the thermal paper in the printer compartment has a full capacity of the thermal paper. Bakit? Kasi kailangan tayong mag-print ng election return. So, sa pag nagko-close tayo, nagpe-print na tayo rito ng election return. So, we make it sure na dapat may maraming laman yung thermal paper natin. Okay? So, for close voting, kailangan natin yung I button ng EB members. So, to do that, tatap lang natin. We go for the EB members. So, una nating iseselect ang poll clerk. So, before we do that, makikita nyo, naka-open yan, di ba? So, mag-close tayo, EB poll clerk. Tapos, we input the password of poll clerk. Okay, the user was successfully inserted. Next is the EB third member. For the PIN, yan. So, since magko-close tayo, ang iseselect na po natin yung close voting. Ulit, kanina, authentication. Ngayon, dito, confirmation for the execution of the close voting. We go for the PIN for the EB poll clerk again. And for the third member, okay, so medyo mali lang yung pagka-input ko ng PIN, sorry. Close voting. Poll clerk.
So, after successfully inputting the password or the PIN of the EB members for poll clerk and third member, next is we have to add, ito na yung additional enhancement ng VCM, yung digital signature ng mga EB natin. So, for this one, for FTS man yan o election day, we have to add digital signatures for the EB. So, paano gawin yon? So, mapapansin nyo rito, sinasabi rito, required signature 1. But, for the FTS and E-Day, parehas po, nilalagay natin yung mga digital certificate. So, click lang natin yung next. So, we tap the I button to the receptacle. Ito na po yung digital certificate. Anong kaibahan niya dun sa operational? So, mapapansin natin yung pag-read nung certificate dun sa I button intended for the chairman or the EB members medyo matagal. Kakain po ng 10 to 15 seconds. So, wag niyo pong tanggalin hanggang lumabas po yung message na please input the I button PIN. So, we input the PIN code. So, successfully added. So, nakapag-add na po tayo ng isang digital signature. So, do you want to add? Click lang natin yung yes. So, for this training, papakita ko lang paano kung hindi ma-read. Ganito po kasi minsan ang problem natin. Since nandito yung certificate ng mga EB, kapag mali ang pagkakalapat sa receptacle, nakita nyo po may error siyang lumabas dun sa screen natin. Ayan, oh, invalid I button, please remove slot and ulitin yung procedure. To properly read itong I button o yung digital certificate ng mga teacher, kindly press lang po, tapos medyo i-incline natin yung I button natin para mas madali siyang basahin. Yun po yung nakita naming proper way to read the certificate in the I button slot. So, parang ganito, tapos medyo incline ng konti. Tapos, huwag niyo po tatanggalin. So, don't remove, oh, and please wait hanggang lumabas yung PIN code for the password ng digital certificate. So, anong ginagawa niya? Ina-attach niya yung digital certificate dun sa election results. So, ito na yung PIN. Okay, nakakadalawa na tayo. Successfully added. So, dalawa na po. So, for the last. Okay, napabilis. Invalid, click yes. And after successfully input of the password, the VCM will generate, save, and automatically print the election returns. Ito na yung 8 copies ng ER natin. So, 8 copies ng ER. Ito na po yun. So, una niyang ipiprint is yung national election return. So, ayan na po yung laman ng ER natin. Eight copies po ang ipiprint natin. Okay.
Okay, ano yung indicator na tapos na yung isang part? Itong QR code. So, tapos na yung isang ER ng National. So, tatapusin niya muna po yung buong 8 copies ng National bago siya mag-print ng local position. Ayan, president uli. So, 8 copies ng ER muna yung tatapusin niya. So, nakakaisa na tayo. So, after printing ng 8 copies ng election return, ang next niya namang ipiprint ay yung 8 copies ng local election return. Ayan, nandiyan na yung governor, councilor, mayor, vice mayor. So, 8 copies din po yan. Mas maiksi siya. So, ang indicator again, natapos na yung ER, yung QR code. After printing ng 8 copies ng local election return, so tig 8 copies na po sila, eto na yung lalabas sa screen natin. Since FTS tayo, do you want to transmit election return? We press no. There is no transmission for FTS. Walang nakakabit na transmission media dito sa internet natin at dito sa USB port natin. So, we press no. It will generate a report again. Saving the report, eto na. Printing ng 22 copies. But for the FTS, there is no need to print the 22 copies. Kaya, i-stop natin to, i-skip natin. How to do that? We press the printer compartment up. At may makikita po kayo dito sa screen, the report could not be printed. So, ang gagawin nyo lang, hindi natin i-re-retry. Pag na-up nyo na, na-cancel nyo na yung part na yon. Ibabalik uli natin. Tapos, we skip. Para ma-skip niya yung 22 copies ng National. Kasi, ang next niyang gagawin, ipiprint niya yung 22 copies naman ng local. I-skip natin rin to. Same procedure lang. Up. Antayin yung lumabas yung message na to, na warning message. Then, ibabalik sa printer compartment. I-detach nyo na tong sobra. Okay. Then, you press skip. Kasi, after nun, magpiprint yan nung statistical report. Ito yung importante. So, for the FTS, meron kang 8 report ng ER national, 8 report ng ER local, meron kang statistical report. Okay. So, ito na po yun. So, ang gagawin, print yung statistical report. So, may warning siya. So, there is no information available for tally. Click lang natin yung done. Yan. So, ito na po yung copy ng statistical report. So, ngayon, may manual validation. Bahala na po yun. Kasama po yun sa manual procedure natin for the FTS. Next, ang gagawin natin, kung okay na po lahat, is re-zero na tayo. How to do the re-zero option? So, yung re-zero po natin, click natin yung utilities, tapos makikita natin yung re-zero option. Click lang natin yung re-zero. Then, may intended pin code for re-zero for each clustered precinct. So, ilalagay po natin yung re-zero pin. Okay, tatanungin tayo. You're about to delete 10 ballots.
Yung 10 ballots is for FTS. Are you sure you want to proceed? Click natin yung yes. So, ensuring that the counters are set to 0. So, magpiprint uli yan ng re-zero report. So, babalik niya sa state na not open. At the same time, magpiprint siya ng re-zero report. Yun yung last report na magagawa natin for FTS process. So, yan, oh, re-zero siya. Yung title, re-zero report. Tapos, yung kanina sa ER may laman, ngayon, zero na uli siya lahat. Both for national and local positions. So, local position, ha? Okay. So, we detach this and papipirmahan sa mga EB at watcher. Ito po yung re-zero. May indicator dyan sa VCM screen natin. Wala kang ibang dapat gawin. Just to shut down the VCM. So, click lang natin yung okay. Automatic po, magsha-shutdown na si VCM. This seal will not be detached. So, we remain it seal. Tapos, kukunin na po natin lahat ng report. So, we detach the battery. And we detach the DC power cord. So, ayusin po uli natin yung VCM natin at yung mga balota after the VCM is properly shut down. So, tatanggalin natin yung VCM sa ballot box. Angat nyo lang to, then slide it. Tapos, maangat nyo na siya. Then, we proceed to the VCM box. So, after the VCM is properly shut down, we will take out the VCM from the ballot box. We will put it again doon sa VCM box natin. So, mas maganda kasi ang FTS nagra-run 3 days or 5 days before the election. So, nakasil naman siya. So, dapat mas maganda i-plastic nyo na lang rin para talagang safe na safe si VCM natin. So, okay na po yan. We take out the adapter. The power cable for the battery. So, dito na lang siya nakalagay sa ibabaw. And, lahat ng peripherals intact pa rin. Okay. So, we close it. Then, lalagyan po ng paper seal signed by the electoral board. And for the ballot box, we open the top cover of the ballot box. We get the 10 ballots inside the ballot box. Papakita po natin sa mga watcher, wala nang laman yung ballot box natin kasi gagamitin natin siya for election day. And this ballot will be manual check by the EB compared dun po sa ER niya. So yung mga manual procedures, yun na po yung gagawin for FTS. Dun po mag-i-end yung FTS process natin. Sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito,
Please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.